Hello? Abi, kailangan umuwi ka na agad. May masamang nangyari sa itay mo. Ha? Nabaril siya. Darating na ako dyan. Para hindi ka na lalong masaktan! Mabuti pa umalis ka na! At yung pag mga malaking anak ni Mayor, ha? Si Elis! Alam mo, porque anak ni Mayor, matatakot kami! Kuya! 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 Bakit, Paolo? Yung mga yun eh! Natingnan ko lang, tinira na ako! Sino ba yung mga yan? Hindi naman mga taga rito yan eh, mga dayo lang! Anak ni Mayor lang pa! Ang lalaki! Kalimutan mo na lang kaya! Kuya! May tama ako! Hindi pwede! Argabyado ako! Oo nga, no? Sige. Tara. Nagsama pa! Nakahanap ng kakampi! Olo! Bakit? Ano problema mo? At ikaw, nagsumbong ka pa rito! Gusto mong paguntugin ko kayong dalawa? Ha? Sabi ko sa'yo, umuwi na tayo eh. Ikaw! Tama ka? Ha? Ikaw! Ha? Ano? Bakit? Ikaw! Ano? Ha? Sinabi ko ba? Excuse me, ha? Ay! Puro ka lang porma! Taleng! Oh, tayo na! Dali! Mabuti hindi lumaban. Magsarado sana tayong dalawa. Bilang isang mayor, hindi ko palalampasin ang mga illegal activities sa bayan ito. Hindi sana hantong sa ganong pangyayari kung hindi nanlaban si Edmond Velez. Mayor, may kinalaman po ba si Congressman Velez sa mga illegal logging dito sa San Roque? In fairness naman kay Congressman Velez, hindi ko siya maring ako sa isang bagay na hindi ko pa napapatunayan. Pero natural lang siguro na imbestigahan namin siya dahil anak niyang kasangkot dito. Ano naman ho nangyari sa mga kasamahan ni Edmond? Tatlong napatay namin sa grupo ni Edmond. Yung iba may mga tama, pero nakatakas. Oh, ayan na pala si Bobby. Doktor, kumusta? Mabuti naman mga hulyan. Ang itay. Nasa loob, kausap ng mga reporter. Sige na, pasokin mo na. Dok, ano ba nangyari ang doktor? Bobby! Nay! Mano po, itay? Kawangan ng Diyos. Kamusta na ho kayo? Mabuti-buti naman iyo. Mga kaibigan, gusto ko makilala ninyo yung anak kong doktor na si Bobby na nakadistil sa Maynila. Tay, saan ba tama nyo? Wala ka naman yan. Daplis lang yan, iyo. Ayoko na sana istorbe ng trabaho mo sa Maynila, pero ito kasing nanay mo, masyadong nerbiyosa. Eh, sino naman ang hindi ninerbiyosen sa nangyari sa'yo? At isa pa, mabuti na yung alam ni Bobby kung ano nangyayari dito. Tama ho si inay. Hindi niyo pwedeng sabihin na the please lang yan. Bahala yata yung tumama sa inyo. Maaaring magkaroon ng komplikasyon yan. Saka isa pa, ayaw niyo bang pakinabangan ng pagka-doktor ko? Oh, siya. Sige. Ikaw nang bahala. Congressman, nakikiramay ako sa inyo. Salamat, Bise. Umupo ka. Ano ngayon ang balak nyo? Palalagpasin ba itong ginawa ni Mayor? Sila nagsimula ng laban. Tibayan nila.
Manda ka, Bise. Ikaw ang uupong alkalde ng San Roque. Tama naman talaga si Mayor. Isip lang niya kapakala naman natin sa Roque. Kaya, walang dapat ikagalit sa kanya. Ang pamilya Vélez. Diba? Ano? Ano sinabi mo? Rico! Ulitin mo! Huwag kayo magkailan. Wala naman akong ibig sabihin mo sa bahay. Pag-iingat ka sa mga salita. Oo. Mga kaibigan, pagpasensya niyo ng aking anak. Siguro naman eh, naunawaan ninyo ang aming kalagayan. Ano ba nangyari? Nagwala utol mo, bossing. Wala yan. Nagpasingaw lang ng init ng karburador. Boss, andyan na ho yung taong pinatawag niyo sa akin. May pagagawa ako sa'yo. Makinig ka mabuti. Sa hospital pa? Oo nga, naiintindihan ko yun. Pero anong gusto mong gawin ko? Emergency to eh. Kailangan ka rito, Bobby. Tatay kong nabaril. Paano yung mga pasyente mo? Basta pakisabi mo na lang kay Direktor na umihingi ako ng 2 linggong bakasyon. At i-refer mo na lang mga pasyente ko kay Dr. Gutierrez. Dami ko nga nakain eh. Pati ikaw. Laging kasama.